So, eto na nga dahil maraming nagre-request kung ano daw ang recipe na to. Ito po pala yung tinatawag na basbusa gisar. Isa ito sa mga paborito nilang Arabic sweet or hala kung tawagin nila dito. Sobrang dali lang naman na ito gawin mga katakin. So ayan, maglalagay lamang po tayo ng isang cup ng semolina or simit kung tawagin nila. Tapos kalahating cup ng powdered milk. Kalahati lang po nilagay ko kasi sabi ng amo ko ayaw niya na masyadong matamis. So ayan lang nilalagay ko. Pero dapat po niyan ay isang cup ng powdered milk at saka isang cup din ng white sugar. Pero kalahati lang din yung nilagay ko. So ayan, maglalagay lamang po tayo ng isang latang gishta or cream. At saka naglagay din po ako ng isang itlog. Pagkatapos po niyan ay halo-haluin lang po natin hanggang sa magsama-sama po lahat ng mga ingredients natin. Yung karaniwang basbusa pala dito mga katakin ay wala siyang carrots. Pero ako nilalagyan ko po siya ng carrots para maiba-iba naman. At nagustuhan naman po ng amo ko yon. Ewan ko lang sa iba kung na-try nila yung may carrot. So ayan, magdagdag din po tayo ng kalahating cup ng mantika at saka isang kutsarang baking powder. Tapos ilagay na rin po natin yung isang cup ng ginadgad na carrots. Ayan, paglaluin lang po natin sila. Sobrang bilis lang din po nito gawin mga katakid. Mga 30 minutes lang po tapos na po kayo. So ayan, pagkatapos po natin mahalo ng maayos, ayan po, ilalagyan ko po ang aking paglulutuan ng tahina or tahin. Ayan po ay para hindi dumikit ang ating basbusa. Pero kung wala naman po kayong tahina, pwede naman pong maglagay na lang ng mantika. So ayan, ayusin lang po natin yung pagkaka-flatten natin. Wow, flatten! O, di ba seryoso masyado si Kuring? Parang hindi ako sanay na nagsiseryoso sa buhay. Diyos ko po. Pero para sa inyo, magsiseryoso po tayo para mas maganda ko po masabi sa inyo kung paano ko po ito ginagawa. Ayan, na-finish na po. Pwede na po natin siyang ilagay sa oven. So ayan, yung pagkakaluto po niyan ay nasa ibaba lang po muna yung apoy natin. Tapos, lulutuin lang po natin siya mga 20 minutes. Pero bantayan niyo po kasi depende po yun sa lakas ng apoy niyo. So ayan, habang hinihintay po natin maluto yung ating basbusa, gagawa naman po tayo ng ating sauce or pang filling. Wow, filling? Filling. So ayan. So ayan, maglalagay lamang po tayo ng condensed milk, tsaka evaporated milk, tsaka cream cheese. Depende na po sa inyo kung gaano po karami, kung gusto niyo pong mas maraming marami, kung gusto niyo pong mas matamis na matamis, okay lang po kayo pong bahala. So ayan, okay na po itong ating basbusa. Pagkatapos ko po siyang niluto sa ibabang apoy, ay inilagay ko rin po siya sa itaas yung apoy niya, pero saglitan na po kasi hindi po siya pwedeng masunog. Hindi ko na naipakita kasi hindi ko na naman na-play yung video. So pagkatapos na nating maluto yung ating basbusa, iset aside muna natin siya. Tapos ito, ibe-blend na natin yung ating sauce or yung filling niya para yung nasa itaas niya. So ayan, lagay-lagay na ni Kuring. O, di ba seryoso sa buhay? O, di ba? Ayan po yung aking nagawa is konti lang. Konti lang yung nagawa ko. Hindi siya masyadong marami. Mas maganda sana mas marami. Pero kasi nga, request ni Amo, huwag daw masyadong matamis. Kasi matatanda na yung kasama niya. So, hindi sila pwedeng masyado sa matamis. Pero pagka matamis kasi, goods na goods yun sa Arabic coffee nila. Kailangan talaga matamis na matamis. Kaya yan sila, mahihilig po sila sa chocolate. Kasi pares, partner na partner talaga yun ang Arabic coffee nila. So, eto na nga. Okay na po yan siya. Pwede nang pagtiyagaan. Ibabalik lang po natin siya ulit sa oven. Pero nakapatay na po yung apoy niya. Yung singaw na lang, yung init na lang ng oven, yan yung magpapaluto sa sauce. Kapag hindi na po siya nadikit, pagka hinawakan nyo at hindi na siya nadikit yung sauce niya, pwedeng-pwede na po yon. So, ayan pala mga katakin ay pwede nyo rin siyang lagyan ng mga toppings-toppings sa itaas. Depende na po sa inyo kung anong ang gusto nyo mga ilagay-lagay para mas maganda siyang tingnan, para mas presentable. So, ayan na po. Okay na po itong ating basbusa gisar. Try nyo pong gawin at siguradong masasarapan yung amo nyo. So, thank you sa panonood!